Believe me well, ayat Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Mission Ship Sangyang, the program is like easier to subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners. Ito po sa ating channel sa Facebook, ang Kapepaan at Habag. May ang Diyos na isuma sa ating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus Cristo. Ito po yung Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Kapatid, sa araw na ito, kapatid, itong araw na ibigay ng Diyos sa atin ay atin naman pasalamatan ng Diyos is April 26, 2024. Now, this is the day that the Lord has made. Rejoice unto God because God is good all the time. Now, kapatid, sa araw na ito ay atin naman ipangaral ang salita ng Diyos tungkol po sa kanyang Hallelujah, salita na sa Biblia na ito po ay nagbigay sa atin ng pag-asa tumo ng kaligtasan. Dahil po sa salita ng Diyos mga kapatid ang nagbibigay ng buhay na walang hanggang, no? Ayon po sa Filipos Kabanata 2, talata 16 na ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng buhay na walang hanggang. At kung gagawin natin ito, mayroon ipagmalaki si Apostol Pablo sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, tuloy po tayo, no? Mag-aral tayo. Inunawa natin, pinapaunawa natin ang salita ng Diyos dahil ito po ang nagbigay sa atin ng pag-asa, nagpatatag ng ating pananampalataya. Lahat po natin mga viewers, listeners dito sa ating YouTube channel, sa Facebook. So, i-like and share lang po natin mga kapatid ang salita ng Diyos. And mag-subscribe po tayo. I-enforce natin ang notification bell for update every day the new videos or live streaming to sharing the Word of God. Mga kapatid, ginawa natin ito para po ninasayang ang panahon habang buhay pa tayo may pag-asa. Yan po ay sumulat si Haring Solomon sa Mangaral o Ecclesiastes Kabanata 9, talata 4 na habang buhay pa tayo sa sanlibutan na ito may pag-asa tayo. No, kaya habang buhay pa tayo mga kapatid, no, huwag natin hayaan na ang salita ng Diyos na ating napakinggan ay mabaliwala lang po ito. So dapat natin mga kapatid ay gawin ang salita na ating napakinggan sapagkat ang hahatol sa atin mga kapatid sa huling araw, ito pong salita ng Diyos na ating napakinggan. Ito mga kapatid ang sinabi ng Biblia dito po sa 12:48 sa Juan. Pakinggan natin mga kapatid ang sinabi ni Apostol Juan. Ay ibang hahatol sa ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga aral. Ang mga salitang ipinangarap ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Ayan mga kapatid, no, hindi po relihiyon ang basihan, hindi bansag sa ating pagkapastor, pari, tagapagturo, mananampalataya kung Kristiyan. No? Ang salita ng Diyos na napakinggan, ito po ang hatol sa atin. Kaya huwag baliwalain ang salita ng Diyos na ito ang Espiritu ng Diyos na nakaukit sa ating mga puso, mga kapatid, na ayon po sa sinabi ni Apostol Pablo sa 3:3 sa Sikang Korintiyan na itong salita ng Diyos nakaukit kung nakasulat ang Espiritu ng Diyos sa ating mga puso. Malinaw na ang buhay ninyo ay parang isang sulat mula kay Kristo na isinulat sa pamamagitan namin. Hindi tinta ang ginamit sa sulat na ito, kundi ang Espiritu ng Diyos na buhay. At hindi rin ito ay sinulat sa malapad na mga bato, kundi sa puso ng mga tao. Ayan, malinaw na ang sulat, mga batid, ito po ang nagbigay buhay. Kaya nga, binabasa natin ito, inunawa natin ito, pinapaunawa natin ito, sapagkat maliwanag na ang sulat ang nagbibigay buhay. Ito po, kapag wala tayong mabasa, wala tayong magawa. Kasi walang mabasa natin ang utos ng Diyos. At dahil nakasulat po ito, at hindi nakasulat sa dalawang tapyas na bato, ito po, nakaukit sa ating mga puso ang Espiritu ng Diyos. Malinaw na ang buhay ninyo ay parang isang sulat mula kay Kristo na isinulat sa pamamagitan namin. Hindi tinta ang ginamit sa sulat na ito, kundi ang Espiritu ng Diyos na buhay. At hindi rin ito ay sinulat sa malapad na mga bato,
kundi sa puso ng mga tao. Yan mga kapatid, no? Nakasulat sa puso natin ang salita ng Diyos. Kaya ang sinabi Biblia mga kapatid ayon po sa Hebreo in chapter 10 in verse 16 up to 17, ganito po ang sinabi ng Pablo din na itatanim ng Panginoon sa ating isipan ang utos ng Diyos at puso. Ganito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa kanila sa darating na panahon, sabi ng Panginoon. Ito ngayon, no? Dumating na pong panahon na sinabi ng Panginoon ay matutupad sa ating pamumuhay sa sanlibutan na ito. Kasi tayo po nakarinig dito. So, sino maabutan ang salita na ito? Ito na ang panahon. So, tayo po ito na darating ang panahon. So, ito po tayo nagbabasa ng Biblia. Tayo po ang tinutukoy dito. Tuloy. Lalagay ko ang aking mga utos sa puso nila at itatanim ko ang mga ito sa kanilang isipan. Dagdag pa niya, tuluyan ko ng lilimutin ang mga kasalanan at kasamaan nila. At dahil napatawad na ang mga kasalanan natin, hindi na natin kailangan pang maghandog para sa ating mga kasalanan. Ito ang pinakamalaga, tuluyan na. Makalimutan na po ng Panginoon ating kasalanan. Bakit? Kasi ang dugo ng Panginoon, yan po mga kapatid, ang kapatawaran na walang hanggang. No? 13:14 hanggang sa 15 sa Hebreo in chapter 9. Ayon sa kautusan, kung itinuturing na marumi ang isang tao, kailangan siyang wisikan ng dugo ng kambing at toro at ng abo ng guya para maging malinis. Kung nakakalinis ang mga ito, di lalo na ang dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang banal na espiritu, inialay ni Kristo ang sarili niya bilang handog na walang kapintasan sa Diyos. Ang dugo niya ang lilinis sa ating puso't isipan para matalikuran natin ang mga gawaing walang kabuluhan at paglingkuran ng Diyos na buhay. Kaya si Kristo ang ginawang tagapamagitan sa atin at sa Diyos sa bagong kasunduan. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tinubos niya ang mga taong lumabag sa unang kasunduan. Dahil dito matatanggap ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na ipinangako niya. Yan po ang walang hanggang pagpapala. Bakit? Kalimutan na ating kasalanan, no? Wala na po tayong pananagutan. Basta nakaisa na tayo sa kanyang dugo. Kasi ang dugo talaga ang nagpapatawad ng ating makasalanan. So yan mga kapatid, ibig sabihin. Kaya ito po ang walang hanggang na pagpapala sa atin dahil kalimutan na po ng Panginoon ang ating makasalanan. So to God be the glory. So kailan mga kapatid? Ngayon. Ngayon po tayo pinagsabihan na itanim na po niya sa ating puso at isipan ang kanyang mga utos at makalimutan na niya ang ating mas ginawang kasalanan. Kasi yun na po, tuturuan na po tayo ng Espiritu Santo na sa araw po tayo po ay tumanggap ng kapatawaran diyan po sa bautismo, ay ang Espiritu Santo naman ang nagtuturo sa atin sa tamang pamuhay para wag tayong matulan mga kapatid. Yan po ang pinakamalaga at malaman natin. Tinuturoan tayo ng Espiritu Santo. Kaya huwag natin hayaan mga kapatid na itong Espiritu Santo na binigay ng Diyos sa atin ay baliwala po, sapagkat mga kapatid, ayaw ng Panginoon may kaagaw tayo, no? Ayaw ng Panginoon na may kaagaw ang Panginoon sa Espiritu Santo na bigay po sa atin. Pakinggan sa Santiago mga kapatid, ito po sinasabi sa 4 mga kapatid sa Santiago, na ayaw ng Panginoon talaga na may kaagaw po ang Panginoon ng kanyang Espiritu. 4:5 Santiago, pakinggan natin. Huwag ninyong isipin na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan. Ayaw ng Espiritong pinatira sa atin na may kaagaw sa pag-ibig niya. Oo. Ayaw ng Diyos na may kaagaw. Simba naman tayo sa Linggo, pero pagka paglabas sa simbahan, hindi naman nakakabuti ating pamuhay, ugali, banalita. So ayaw ng Diyos na may kaagaw. Kasi tinuruan na tayo ng salita ng Diyos, tinuruan tayo ni Father, tinuruan tayo ni Pastor sa pagsamba. So paglabas sa simbahan, ano mabas naman natin tunay natin na ugali. So ayaw ng Diyos na may kaagaw
ang Espiritu Santo dito sa limutan na Espiritu po ng kasamaan. Kasi tinuruan na tayo ni Pastor ni Father sa Biblia po, nakasulat po ito, kaya ating key verse, mabatid sa Juan 12:48, na ang mga salita natin napakinggan, ito ang hatol natin. Ito ang hatol natin, ang mga salita natin napakinggan. Kaya ayaw niya may kaagaw, simba-simba tayo, makitang tao lang, pero paglabas sa simbahan, ayan naman natin tunay na ugali, nanira ng kapwa, no, nakatingin sa kapwa palagi, ang sarili natin na tinitingnan kung ano ang kalagayan natin sa mata ng Diyos. So dapat alam natin ito, sapagkat ang ating napakinggan, ito ang hatol natin. Sa ating pagharap sa hukuman ng Panginoon Kristo, ito mga salita na kanyang tinuturo sa atin na binabaliwala natin, yan ang paglapastangan ng Espiritu Santo. At tandaan po natin na lapastangan ng Espiritu Santo, walang kapatawaran. Tandaan po natin mga kapatid, walang kapatawaran po ang nalapastangan ng Espiritu Santo. Mapatawad at ang kasalanan, pero ang lapastangan ng Espiritu Santo, walang kapatawaran. No? 12:31-32 sa Mateo. Pakinggan natin. Sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng kasalanan, pati na ang paglapastangan sa Diyos ay mapapatawad. Ngunit ang paglapastangan sa banal na Espiritu ay hindi mapapatawad. Ito. Ang sino mang magsalita ng masama laban sa akin na anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang sino mang magsalita ng masama laban sa banal na Espiritu ay hindi mapapatawad kailanman. Amen. Ayan ha, maliwanag po. Lahat ng kasalanan natin nagawa, may kapatawaran po, sapagkat ang kamatay niya sa cross, nagpapatawad. Yung dugo niya na dumadalo sa taas sa cross, yan nagpapatawad, at tubig ang simbolo ng bautismo. Kaya tama sa Acts 2:38, si Apostol Pedro ay tumayo sa alas 9 ng umaga doon sa Jerusalem, sa adlaw ng Pentecost, na magsisi kayo ang bawat isa sa inyo at magpabautismo kayo sa pangalan ni Kristo upang mapatawad ang inyong makasalanan at tatanggapin niyo ipagkalob ng Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, ayaw ng Panginoon may kaagaw ang Espiritu Santo sa pag-ibig niya. Bakit? Ang Diablo kasi gusto na agawin tayo sa pamumuhay ng matuwid. Gusto ng Diablo maging masama. So huwag naman mga kapatid, huwag pagbigyan ng masama ang matuwid na pamumuhay ang dapat nating ikabubuhay. Kasi ang hatol po mga kapatid, ang salita ngayon natin napakinggan, ito ang hatol natin sa pagbabalik na ating Panginoon. Kaya mag-ingat po tayo. Pagkayaan mga kapatid na masayang lang po ang ating pumayo dito sa limutan na ito. Tandaan po natin, hindi pa huli ang lahat. Habang buhay pa tayo, may pag-asa. At alam natin na ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay na langgang, at ang salita ng Diyos din ginagamit ng Diablo ang Biblia para magligaw sa atin doon sa kapahamakan. So kayo mga kapatid, ingat po tayo, dahil na hindi po magpahuli ang Diablo kung ano po ang paraan ng Panginoon para naakain tayo sa kanyang karian. Ito din ang ginagamit ng Diablo ngayon, ang Biblia, para tayo din ipahamak doon sa impyerno. So yan po ang pinakamalaga malaman po natin, dapat ang katalinan ng Diyos na po sa atin. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, yan po sa Mateo chapter 13 in verse 16, na ang sabi ng Panginoon sa mga apostol na maging matalino kayo, no? Mga kapatid, na gaya ng ahas, balit maging malumo kayo para ng kalapati. Tandaan natin na para tayong tupa na pinapapunta at mabatid doon sa mga lobo, sabihin natin sa limutan ngayon ang kaaway natin na ang Diablo, na ito po ang nagbigay po sa mga tao din ng aral na nagpapaligaw, no? Kaya sinabi po niya sa Mateo chapter 13:16, sabi niya sa mga apostol. Pakinggan natin mga kapatid ha, dito po sa Mateo in chapter 13 and verse 16. Ito yung sinabi ng Panginoon. Tandaan ninyo, tulad kayo ng mga tupang sinugo ko sa mga lobo, kaya maging matalino kayo gaya ng mga ahas at kasing amo ng mga kalapati. Ayaw kapatid no? So tandaan daw natin, ang sabi ng Panginoon sa mga apostol, tulad natin ngayon, na pinapadala tayo sa limutan na ito, na ito po ang mapatid sa limutan, alipin ng kapangyarihan ng Diablo. At ito po ang kaaway natin ngayon, habang po tayo na nandito sa limutan at ginagamit ng Panginoon, ang Diablo talaga ay gumagamit ng paraan din, ang Biblia,
mulaan mga propeta at mulaan mga apostol, mulaan mga pastor para magligo po sa atin doon sa impyerno. Kaya ayaw ng Diyos na ganoon na lamang, no? Umaasa tayo. Umaasa tayo mga kapatid ng salita ng Diyos, pero ang diablo din na hindi nagpauli, ginagamit din ang Biblia para magligaw po sa atin doon sa kapahamakan. Kaya ang sabi ni Apostol Pedro na itong mga huwad na mga guro ay naninira lang na ating pananampalataya. So tandaan po natin mga kapatid na hindi po tayo pabayaan ng Diyos, patuloy po tayo na ginagabayan, tinuturuan po tayo ng tama para po naman matyagan tagalagan natin mga kapatid ang galaw ng Diablo sa ating kapanahon ngayon, na talagang hindi po nagpahuli ang Diablo, ay gumagamit din siya ng mga bulaan mga apostol, bulaan mga propeta, at bulaan ng mga pastor. Yan mga kapatid ang ating kalagayan ngayon. Kaya huwag tayong kumpiyansa. Kailangan natin alam ito, na itong galaw ng Diablo ngayon na ginagamit ang Biblia, pero nagtakip po ang Diablo ng Biblia para na maraming maligaw. So hindi kataka-taka, sabi po ni Apostol Pablo dito po sa 2 Corinthians in chapter 11 in verse 14, na hindi kataka-taka na ang Diablo nagkukunwari, no? Hindi naman iyan nakapagtataka, dahil maging si Satanas ay nagkukunwaring anghel ng Diyos na nagbibigay liwanag. So hindi kataka-taka na ang mga apostol din na ito po ay mga huwad, hindi tunay na apostol, ay nagtuturo din sila ng Biblia na sulat ng mga apostol, pero ang totoo, hindi sila tunay na mga, sabihin natin, sugo ng Panginoon. Kasi kung sugo din sila ng Panginoon, dapat hindi po nag-iba sa aral ng mga apostol. Kaya ang ating key verse na ang hatol natin ang salita at napakinggan. Dahil po, nakikinig po din tayo sa mga aral na kasinungalingan at mayroon naman ang aral po ng katotohanan. So dapat alam natin mga kapatid, itong sinusunod natin, talagang hindi pa tayo iba, no, sa mga apostol. Kasi delikado po ating katayuan kung ganun na lamang mga kapatid. Na hindi katakataka sa verse 13. Kapagkat ang mga taong iyan ay hindi naman mga tunay na apostol, kundi mga manlilin lang at nagpapanggap lang na mga apostol ni Kristo. So bakit ganito po ang term ni Apostol Pablo na ang mga tao na ito, kasi Jesus din pinapangaral din nila. Jesus din dito sa verse 4. Pakinggan natin na ang mga tao na ito na tinatawag ni Apostol Pablo na hindi tunay na mga apostol, nangaral ng ibang Jesus. Sapagkat madali kayong napapaniwala ng kahit sinong dumarating diyan na nangangaral ng ibang Jesus kaysa sa aming ipinangaral sa inyo. At tinatanggap din ninyo ang ibang uri ng Espiritu at ang kanilang sinasabing magandang balita na iba kaysa sa inyong tinanggap sa amin. Ibang Jesus. Jesus din pinapangaral nila. Pero ito mga kapatid, tinawag ni Apostol Pablo na mga bulaan mga apostol. Hindi po tunay na apostol sapagkat alam natin na mga apostolis ay mga hinirang ng ating Panginoon habang sila ay kasama ng Panginoon Kristo. Mga kapatid, nanghirang talaga siya ng 12 apostol at kahit nga si Judas nahulog. Hallelujah. At pinalitan ni Matias. Yan mga kapatid, tandaan po natin na sa ating panahon ngayon, napakadelikado po ng kalagayan natin. Kung maniwala tayo kaagad na walang basihan sa Biblia, kailangan natin basahin o unawain sapagkat mayroon na naninira po na ating panampalataya. Na ito po tinatawag ng Apostol Pablo na hindi tunay na apostol, nangaral ng ibang Hesus. At magandang balita, pero iba sa tinatanggap natin sa mga apostol. Sapagkat madali kayong napapaniwala ng kahit sinong dumarating diyan na nangangaral ng ibang Jesus kaysa sa aming ipinangaral sa inyo. At tinatanggap din ninyo ang ibang uri ng Espiritu at ang kanilang sinasabing magandang balita na iba kaysa sa inyong tinanggap sa amin. So ibang uri ito na Espiritu, kasi Jesus ang pinapangaral, pero kung ibis natin sa mga apostol, malaki po ang kaibahan, no? Tulad ng sabi ng si Pablo, si Kristo anak ng Diyos. So ganun din tayo. Aral natin, mag-iwas apostolis. Sinabi sa Pablo sa Gawa Kabanata 9, talata 20. Then sa Romans chapter 5, verse 9, na ito po ay sinabi sa Pablo, si Jesucristo ay naging tao. So siya din ang
Diyos na makapangyarihan. Na ay makapatid, naging tao, pero Diyos na makapangyarihan. No? Isa Romans chapter 9 verse 5. So, ganun po mga kapatid, mag-ingat po tayo sapagkat ang Biblia nga, alam naman natin na kung may nangaral po na dala ang Biblia, so maniwala po tayo sapagkat Biblia talaga. Pero ang Diablo, ito ang pantakip niya sa kanyang sarili na parang anghel na liwanag. Kasi akala natin, kapag nagdala ang Biblia, sugo po ng Panginoon yan. Pero yun talaga sinabi ko sa inyo, huwag basta-basta tayong maniwala. Kailangan subukin muna natin ang Espiritu kung ito ba ay sa Panginoon o sa Antikristo. Ito po ang sa Diablo. Kasi ang Diablo nagtatakip nga ng sarili niya para po na, mga kapatid, para magpagkamalan siya ang hinaliwanag. Ibig sabihin, akala mo Biblia kasi ang salita ng Diyos nagbibigay sa atin ang liwanag. Ito po ang sinabi sa Psalms 119 verse 105. Ang salita ng Diyos ang nagbigay ng liwanag sa ating daan at nagbigay ng law na ating landas. Nakaalam natin ang salita ng Diyos talaga ay nabigay sa atin ng kaligtasan. Ito po talaga ay nagbigay sa atin ng matatag pananampalataya. Pero ang Diablo talaga ay hindi magpahuli. Mayroon siyang bulaang propeta, bulaang apostol at mga bulaang mga pastor. Verse 15, 2 Corinthians 11:15, ganito rin ang sinabi mga kapatid ni Apostol Pablo. Kaya hindi rin nakapagtataka na ang kanyang mga alagad ay magkunwari ding mga alagad ng katuwiran. Pero darating ang araw na parurusahan sila sa lahat ng kanilang mga ginagawa. So, alagad, tulad natin, alagad tayo ng Panginoon Kristo. Ang Diablo din may alagad. Ngayon, yung alagad ng Diablo, hindi po natutulog yan. Nagtuturo din yun sila, pero sisirain lang ating pananampalataya. Nagtuturo, pakinggan natin ha, 2 Peter in chapter 2, verse 1. Ito mong sinabi po ni Apostol Pedro. Ngunit nagkaroon din ang mahuwad na propeta sa mga mamamayan ng Israel noong araw. At ganito rin ang mangyayari sa inyo. Pagkakaroon ng mahuwad na guro sa inyo. At palihim nilang ituturo ang mga aral na makakasira sa pananampalataya ninyo. Diba? So, mag-ingat po tayo. Iba kaya ito sinasamahan natin. Ah, pastor ito, may Biblia, nag-aral po ito. Tanda po natin, hindi po magpahuli ang Diablo. Hindi pwede mga patid, ah, kasi may Biblia ito, maniwala. Hindi pwede. Dapat subukin natin muna ang Espiritu. Kung ito ba sa Antikristo, ito ba ang Espiritu ng Diablo o sa Panginoon Kristo mga patid. 1 John chapter 4 verse 1 up to 2. Minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinangaral nila'y mula sa banal na Espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. Sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. Sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang Espiritong suma sa kanila ay mula sa Diyos. Sa anong paraan? Pakinggan natin. Kung kinikilala nila na si Jesucristo ay naging tao, ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. Kung nakilala nila si Jesucristo naging tao, sino naging tao? Si Jesucristo. So noon pa lang. Si Kristo pala siya, naging tao lang. No? Naging tao lang si Kristo. So, naligo pong iba. Minsan, ang kanilang Diyos, si Jehovah, ang Diyos nila si Joshua, ang Diyos nila si Yahweh. So, marami pong Diyos sinasabi nila. Pero, ang sinabi ni Apostol Juan, na kung hindi ganito ang aral natin, na si Kristo naging tao, so, ibig sabihin, hindi pa siya naging tao, si Kristo na pala siya. No? Kasi maliwanag po, si Kristo naging tao, so, ibig sabihin, hindi pa siya naging tao, si Jesucristo na. No? Maliwanag po ha. Hindi pa siya naging tao, si Jesucristo na. Kaya ibig sabihin, huwag tayong paligon na iba na si Joshua ang Diyos, si Jehovah ang Diyos, si Ama ang Diyos, si Yahweh ang Diyos. Iba po yan. Nangaral magandang balita din sila, pero iba po. Iba ang pagkilala sa ating Panginoon Diyos Ama na si Jesucristo. So yan po ang ibig sabihin, may basihan po, dapat subukin natin. Kaya ito espiritu talaga nila ay galing sa Diyos, kung galing pa ito sa bulaang propeta, na ito po ang Diablo mga kapatid, ang sinabi sa verse 2 na marami nagkalat, no? Nagkalat po dito sa mundo ng bulaang propeta. Chapter 4 verse 1 up to 2 sa 1 John. Minamahal,
Huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinangangaral nila'y mula sa banal na Espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. Sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. Sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang Espiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos. Kung kinikilala nila na si Jesucristo ay naging tao, ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. Naging tao, kapatid, ang atin Panginoong Kristo. So tanda po natin, noon pa lang si Jesucristo na po yan. Hindi po sinabi na naging tao, mga kapatid, sabihin natin na ito po ay tao lang. Naging tao lang, mga kapatid, ang Diyos na ating pinaglingkuran, na walang iba, ang atin Panginoong Kristo. So kaya mga kapatid, tanda po natin na isinugo ang kanyang anak, na kilala po natin kung sino talaga ang Diyos Ama. Sa magitan po ng kanyang anak. Hindi po sa magitan mga kapatid ng karunungan ng tao, karunungan po ng Diyos na pinapakilala po kung sino talaga ang atin Panginoong Kristo. Kaya ito ang dahilan na sa ating panahon ngayon, marami pong naliligaw, marami pong naguluhan sapagkat sinabi na nga ni Apostol Pablo sa Galatia chapter 1 verse 7 na mayroon nang gulo sa atin. Naguluhan talaga tayo, sino kaya ang totoo? Maraming relihiyon, maraming nangangaral, marami pong nagpapaunawa at marami pong mga patid, tanda po natin na sinasabi nila, sila lang ang maligtas. Now, Uno City sa Galacia, pakinggan natin. Kung totoo, walang ibang magandang balita. Nasabi ko ito dahil may mga taong nanggugulo sa inyo. Gusto nilang baluktutin ang magandang balita tungkol kay Kristo. Ang totoo, wala na ibang magandang balita, nakasulat ng Biblia. Kaya kung may nagdag dito, magdagdag pa ng Biblia at magkukuha ng nakasulat, may parusa ng kadagdag at kukunin ng bahagi sa kanilang langit. Kaya, nalito talaga ang salimutan. Dahil po ang Diablo, maraming paraan para malito tayo. Pero hindi tayo malito kung ang Espiritu Santo nasa atin. Dahil po ang Espiritu Santo nagtuturo ng katotohanan. Pero kung wala sa ating Espiritu Santo, maliligaw po tayo. Maligaw po tayo. Dahil po ang Espiritu Santo talaga, kinakailangan natin ito kasi ang Espiritu Santo ang tumutulong sa ating kahinaan. Ang Espiritu Santo tumutulong sa atin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya para masunod natin kalooban ng Diyos, kailangan natin ang Espiritu Santo. Na paano makamtan ang Espiritu Santo? Dahil po ang salita ng Diyos, mga kapatid, ang hatol sa atin. So ano ang napakinggan natin ngayon, pag natin ginagawa, yan, hatulan talaga tayo. Tulad sinabi, huwag papatay, ipumatay ka naman. Huwag mga lunya, pwede nga ngulunya ka. Huwag magsimba sa Diyosan. Nagsimba pa rin sa Diyosan ang tao. Huwag maging bayot, marami ang bayot pa rin kung mga bakla. Huwag maging tumboy, marami pa rin tumboy ngayon. Kinakasal pa. Bakla, kinakasal. So diba, labag po yan sa kalooban ng Diyos. Mapagtunghayaw. So marami ang pagtunghayaw pa rin. Huwag manira ng kapwa, marami manira ng kapwa. Huwag maglalasing, napakarami maglalasing. Marami malalasing. Huwag maging sakim, mas marami pa rin ang sakim. Kahit mayroon, sinabi wala. O diba? So, yan mga kapatid. Yan na pong hatol natin. Kasi linabag po natin ang salita ng Diyos. Kaya ang salita ang naghatol po sa atin sa huling araw. Kaya huwag natin hayaan na iligaw tayo ng Diablo sa pamamagitan ng salita na nasa Biblia talaga. Sa ibang papungnawa. Kasi, kung hindi tayo maging maigma tulad ng ahas at maging malungo parang kalapati, mapintasan po tayo ng Diablo. No? Mapintasan po tayo kasi kulang pala tayo mga patid ng karunungan. Kaya ang sabi ng Biblia sa 5:20 o sa Mateo, kung ang karunungan natin ay hindi makatumbas kung hihigita natin ang karunungan ng mga parasyo o tagapagturo, hindi po tayo makakapasok mga patid sa kanilang langit. 5:20 sa Mateo. Pakinggan natin. Kaya tandaan ninyo, kung hindi ninyo mahihigitan ang pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pariseo sa kalooban ng Diyos, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito mga kapatid, kung hindi mahihigitan natin ang karunungan ng mga pariseo, tagapagturo, mga pastor, paano mahihigitan natin yan? Amin lang tayo ng amin, sunod ng sunod, hindi po natin binabasa sa Biblia inaunawa kung tama ba yung sundin. Dapat pa sundin natin yung sinabi ni pastor, ni father, ni brother. Pili ba yung sundin natin? So dapat magbasa tayo.
Pag amin-amin lang tayo, simba-simba lang tayo, pero ang salita ng Diyos na ating sinusunod ay iba po ang magpapaunawa. Kasi may magtuturo ngayon, palataya ka na, ligtas ka na. May nagtuturo ng ganyan. Sumpalataya ka lang, ligtas ka na. Ang Diablo sumpalataya, maligtas ang Diablo. So, hindi po ganyan ang aral. Dapat talaga maigmat po tayo. Na ang ating karunungan, kung hindi natin nahigitan ang nagtuturo, mga parasi, mga eskriba, mga pastor, sa ating panahon ngayon, hindi po tayo makapasok sa ng langit. Bakit? Sunod yan ang sunod, agad, kahit na hindi po yun ang dapat gawin. So, dapat natin, ang pangunawa ang kailangan natin kaya, kailangan ng Espiritu Santo, sapagkat ang Espiritu Santo po ang nagtuturo at nagpapaunawa kung ano po ang utos ng Diyos na dapat natin sundin. 14:26, pakinggan natin dito po sa Juan. Pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. So kailangan may Espiritu Santo. Napanapostolis, kasama ang mga apostolis, nandyan pa ba ni Kristo, tinuturuan talaga sila kung anong dapat nang gawin. Now, ang sabi niya, pero kapag ako'y nakaalis na, ang tagatulong na walang iba kundi Espiritu Santo, ipadala na aking Ama sa pangalan ko. So yan mga kapatid, ang ibig sabihin, pag wala tayong Espiritu Santo, gawa tayo ng gawa. Basa nga itong Biblia, pero ang Espiritu Santo wala po sa atin. Kaya marami nagbasa ng Biblia ngayon na iba po ang paunawa at hindi talaga yon ang dapat ipapagawa natin sa mga tagasunod natin. Kaya po ang aral natin, dapat natin huwag ibahin sa mga apostol. At tanda po natin ang Biblia, huwag dagdagan at huwag bawasan. Kasi maliwanag po ang Biblia na nagpapatunay, kapag may bawas na, huwag tayong susunod dyan. Ibig sabihin, may nawala po. No? Kasi may nangarang magpalataya ka lang, ligtas ka lang. Hindi po ganyan ang aral. No? Ibig sabihin, kinukuha po nila ang iba mga talata na dapat may follow-up verse pa dyan para maunawaan natin ang biyaya kung paano makamtan. Kasi panampalataya lang, ligtas na daw. Pero mga kapatid, hindi lang po sa panampalataya sila. Ang Diablo nga sumpalataya, isa lang ang Diyos. Ligtas ba ang Diablo? Hindi po. Kaya hindi po yun ang ibig sabihin basihan na talaga may panampalataya ka lang, okay na. Kasi panampalataya, sinasamahan ng gawa. At ang panampalataya, nagbubunga ito ng kaligtasan. Kaya habang nagumawa tayo, mayroon pa tayong panampalataya. At dahil dyan, ang bunga dyan, ang kaligtasan. Sa 1 Peter, in chapter 1, verse 9. Na ito mga kapatid, tanda po natin, ang kaligtasan talaga, bunga ng pananampalataya. At ang bunga ng gawa, panampalataya, mga kapatid, pinapakita sa gawa. At ang bunga ng panampalataya, ang kaligtasan. 1 Peter chapter 1, verse 9. Pakinggan natin. Dahil tinatanggap nyo ang bunga ng pananampalataya nyo, na walang iba kundi ang inyong kaligtasan. So, ang bunga ng panampalataya, kaligtasan. At ang panampalataya, pinatunayan ng gawa. Dahil ginawa natin ang utos ng Diyos, ang mga salita na ating napakinggan, so, nagpapatunayan na nandyan pa ang ating panampalataya. At dahil dyan, magbubunga ang panampalataya ng kaligtasan. So, yan mga kapatid, ang dapat natin malaman. Hindi kayo na, nangaral nga tayong Biblia, nakikinig tayo ng Biblia, ng salita ng Diyos, pero wala tayong ginagawa. Pero sinabi na may panampalataya, sapagkat ang iba nangaral, sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Umasa ka lang sa biyaya ng Diyos, ligtas ka na. Hindi mo alam, baka hindi natin alam ang biyaya, mga kapatid, dapat malaman natin na ang biyaya nagtuturo sa pagtalikod sa makamundong pagnanasa at mamuhay tayo sa mundo na ito na maayos, matuwid at makadiyos. Yan po sinabi ni Tito, mga kapatid, dito sa chapter 2 in verse 11 up to 12. Ganyan po ang naghintay ng biyaya. Pagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Ayan po, ang biyaya. Hindi kaya, pastor, sinabi na Episodos 8, bigay lang ito, sumampalataya lang kay Kristo,
ligtas na tayo kasi bigay lang ito. Kaya nga, binigyan tayo ng utos para gawin natin, para mapatunayan natin pananampalataya natin at ang buong pananampalataya ang kaligtasan. Pero habang mapatid na sa atin pananampalataya, gumagawa, sapagkat mismo ang pananampalataya ang gumagawa, mga kapatid. Kasi ating gawa, yan po ang nagpapatunay na buhay ang ating pananampalataya. Pakinggan natin na Santiago 2:26. Ito po ang sinabi ni Apostol Santiago. 2:26, sinabi nito. Paanong patay ang katawang walang espiritu, patay din ang pananampalataya kung walang mabuting gawa. Ayan po ha. Kaya, ang pananampalataya, pinatunay ng gawa. At dahil na sa atin ang gawa, ang hatol sa atin, kalayaan, sapagkat sinabi sa City 21 sa Mateo, hindi lahat na tumawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay magkapasok sa kaharian ng langit, kundi yung tumutupad lang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ayan mga kapatid, no? Key verse natin is John 12:48 na mayroon hahatol sa atin sa huling araw at ang hahatol sa atin itong salita ng Diyos na ating mapakinggan. Maraming salamat po. Ang itutulan po ako, naway ang kapayapaan, habag biyan ng Diyos ay sumas atin lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Rito Maca, Apostolic Believers for Christ International. Ang sabi sa mga't isa, the grace of our Jesus Christ be with us. Amen.